gagawa tayo ng panibagong recipe na ibabahagi ni Sombak sa inyo. Yan, magiging chef muna si Sombak today. So, ang i-share ni Sombak, ang lulutuin ni Sombak is sinigang. So, anong klaseng sinigang ba? So, gagawa tayo ng sinigang na hipon na napakasimple lang na hindi naman ganun ka-expensive. Ayan. So, i-share ni Sombak paano ba magluluto ng sinigang na hipon na hindi naman ganun kamahalan. Ayan. So, ito yung mga ingredients. Ayan, mga kabeshi, kung napapansin nyo, yan lahat ang mga ingredients na prepared ni Sombak. So, ano yung mga ingredients ba na gagamitin natin sa sinigang na hipon? Of course, kailangan natin ng garlic. And of course, kailangan din natin ng onions. At the same time, kailangan din natin ng black pepper. Yan, bumili din si Sombak ng shrimp, nor shrimp. Ayan. Green chili. So, it depende sa inyo yung malilit ba. Pero mas maganda, prepare ni Sombak yung malalaki. At the same time, yung tomato. Ayan. So, meron din tayong radish. Ayan. Siyempre, hindi mawawala ang ating pinaka main factor. Yan ang shrimp natin. Ayan ang shrimp. So, meron din tayong, what do you call this? Meron din tayong mustasa. Ayan. So, siyempre, hindi mawawala ang ating nor sinigang. So, hindi endorser si Sombak sa sampalok mix. So, depende sa inyo, optional, kung gusto nyo lagyan ng sinigang mix ng ano, na sour, or kung gusto nyong eto lang, pwede yan. So, meron din tayong ginger. Yan lahat ang mga kailangan natin pagdating sa sinigang na hipon. Simple lang siya, pero masarap. So, hindi siya ganun ka-expensive. Hindi na natin kailangan pambumili pa ng mga iba-ibang mga ingredients. So, ngayon simulan na natin ang pagluluto ni Sombak ng sinigang na hipon. Ayan na mga kabeshi. Yan. Ininit din Sombak yung cooking pot together with the oil. And then after that, ilagay na natin ang ating garlic. Pero ako kasi inuuna ko yung garlic kasi yung sa onions. Nasanay kasi ako even before. And then pag okay na siya, brown na yung garlic, isasabay na natin lagay yung onion. Ayan. Then, after that, lagay na natin ang ating onions at sibuyas. Ayan. Simple lang naman yung pagluluto natin ng sinigang na hipon. Ayan. Napakadali. Then, we need to mix it. So, of course, yan. Sinama ko yung malalaki. Ayan. Mix niyo lang siya. Kapag okay na yung pinaka-onions na little bit brown na siya, so isabay niyo nang ilagay yung ating ginger. Yan. Ito yung ginger natin. Lagay na natin ginger para maluto siya kahit paano. Yan. Halo-halo lang. Mix it. And then, ilagay na natin yung ating tomato at the same time yung ating chili. Sabay-sabay lang yan. So, kailangan, lutuin muna natin ang ating tomato. Halo nyo lang siya. So, ilalagay na rin natin ang ating nor shrimp. So, kapag once yung tomato nyo is little bit soft na siya, yan, pwede nyo galingin para mas malasa. Yan,
tirisin siya. Tirisin niyo yan para mas malasa yung pinaka sabaw ng ating sinigang na sipon. And after that, ilalagay na natin ang ating shrimp. Together with the black pepper. Ayan, ihalo nyo lang siya. Ayan, para maluto yung pinakahipon natin. Pakuloy nyo lang siya ng 2 minutes para maluto yung pinaka-swimp niya. Ayan. So, check natin siya. I-mix natin ulit. Ayan. So, we need to mix it. Kapag okay na yung pinaka-swimp, ayan, naluto na siya, pwede na kayo maglagay ng patis. Depende sa inyo, either salt or patis. So, konti lang ilalagay natin ng patis or fish sauce na tinatawag. Ayan. So, pinaka last part, tatansyahin nyo na lang siya. Kung matabang ba, pwede kayo mag-add ng salt. Ayan. And after that, ilagay na natin yung pinaka radish natin. Step by step lang yan. Ayan. Ganito magluto si sambak ng sinigang ng hipon. So, depende sa inyo kung paano ba. Pero syempre, sa mga iba na nag-i-start na hindi sila marunong magluto at paano ba magluto ng sinigang na shrimp o ng hipon. Ayan, ganito magluto si Somba. And mix nyo lang siya. Ayan. Pagkatapos, lalagyan na natin ng tubig. Lalagyan na natin ng tubig. And depende sa inyo kung gaano ba karami yung tubig. So, kung gusto nyo parang umaapaw, pwede din. Ayan. So, tatansyahin nyo na lang siya. Ayan. Ngayon, i-cover na natin ang ating sinigang. Pakukuloyin natin para lambutin natin yung ating radish. And then after that, kapag okay na yung radish, ilalagay na natin ang ating vegetables na mustasa. Ayan, kumukulo na ang ating hipon. Ayan, ilalagay na natin ang ating mustasa. Ayan. Ilalagay na natin. So, yung mustasa nyo, either kung gusto nyo mas maliliit or buo siya. Ayan. Pan lang natin siya. After 1 minute, babalikan natin. Ayan. So, ngayon ilalagay na natin ang ating sinigang mix. So, optional, kung gusto nyo lagyan ng sinigang mix, kung kamatis lang, ayan, pwede. So, kapag ilalagay nyo ang sinigang mix, kailangan make it sure yung pinaka-leaves niya, yung mustasa, is luto na siya. Ayan, ganyan lang siya magluto. Ayan, okay na. Tapos na ang ating sinigang na hipon. Ganyan lang magluto mga kabeshi, yung paggawa ng sinigang na hipon. Napakasimple pero masarap. Ayan. Sana may natutunan kayo sa aking panibagong recipe ni Sambak. So, don't forget to subscribe and ayan mga kabeshi, nakita nyo na siguro ang aking panibagong. So, sana may natutunan kayo.
So, hindi siya ganun ka-expensive. Simple lang ginawa ni Sombax, pero masarap siya. So, hanggang sa muli sa aking pag-upload. Abangan ninyo ang aking panibagong pag-upload ni Sombax. So, thank you guys and God bless you. Don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell notification para manonotify kayo sa lahat na niya-upload ni Sombax. Salamat sa suporta. Even though na-busy tayo, hindi tayo masyadong nakakapag-vlog. Ayan. Thank you guys and sa inyong pag-like sa video ni Sombax. Thank you and God bless you. See you next upload. Bye-bye!